Good day, I'm Engineer Adrian Reyes and I'll be teaching you Dynamics of Rigid Bodies. Continuation to na rectilinear motion. Yung last topic natin, diniscuss natin ay yung mga horizontal motion lang. Ito, magbibigay ako sa problem tungkol sa vertical motion. Ang problem natin, a ball is thrown vertically upward with a speed of 15 meters per second. Determine the highest point of the flight and the time of flight when it returns to its original position. Dito sa problem, given tayo ng ball na thrown upward with a velocity ng 15 meters per second. Tapos, ang hinahanap natin na find ay yung highest point or lagay natin is y at saka yung ating total na, total time ng flight. So, time sub t. Ayan. So, paano natin kukunin yung ating highest point? Ang highest point natin, itong y. Tapos, total time natin. Pag kukunin natin yung total time, kailangan nating consider na meron siyang time na pupunta sa taas or yung time natin upward, t sub u, tsaka yung time natin downward. So, t sub d. Lagyan natin dito. Sabihin, yung total time natin equal siya sa time na papunta siyang upward, t sub u, plus yung time na papunta sa baba, t sub d. Tapos, pwede natin gamitin yung formula galing sa ating last, galing sa ating last topic. So, given natin is yung initial velocity lang sa problem. Pero may makukuha pa tayong ibang given dito sa ating presentation. So, kung mapapansin nyo, ang hinahanap natin ay yung ating highest point dito sa ball. Pag sinabing highest point, ibig sabihin, ito initial velocity natin, ito, ang velocity natin dito, final velocity, dahil siya ay nag-i-start na uling bumaba, start siya ang bumaba, ibig sabihin, yung velocity natin dito, yung ating ball, ay nakatigil. Ibig sabihin, yung velocity equal siya sa 0. Dito sa highest point, siya ay mag-i-start na uling bumaba. Ibig sabihin, doon sa highest point, siya ay nakatigil. Yung ating velocity doon sa highest point ay equal sa 0. Yan. So, kung given natin ay yung initial velocity natin ito, tapos yung final velocity, ano pa yung kulang natin? Hinahanap natin ay yung y. Pwede natin gamitin yung formula na solve muna natin, highest point. So, yun ay, yung highest point natin, siya yung ating y. Pwede natin gamitin yung formula na b final squared equals sa b initial natin squared plus 2a as yung ating s final minus S initial or yung position natin. Given naman yung ating initial final velocity at saka yung initial velocity, tapos ang ating position na hinahanap is yung ating Y. So, ang ating kulang na lang ay yung acceleration. Dito sa acceleration, kapag ang ating pinag-uusapan is yung vertical motion, ang ating particle or yung object natin ay subjected to gravity. So, ibig sabihin, ang ating gagamitin ditong acceleration ay yung acceleration due to gravity. Yan. Gravity. Gravity. Yan. Or yung ating G. Yan. Paano naman natin gagamitin yung ating acceleration due to gravity? Kapag yung motion natin is upward, yung acceleration due to gravity natin is negative. So, negative g. Kapag siya naman ay downward or down, yung ating acceleration due to gravity is positive. So, simplify natin yung solution. B final squared natin equal siya sa b initial squared plus 2. Tapos yung acceleration natin na g. Tapos yung ating position, lagyan na lang natin yung y. So, solve na natin. Yung final velocity natin equals sa 0 squared
equals yung initial velocity natin na 15 meters per second squared plus 2 times yung acceleration due to gravity na 9.81. Pero dahil siya upward motion, wala dito sa baba, hanggang doon sa highest point niya, siya ay magiging negative times yung ating y. So, makukuha natin ang value ng y na equal siya sa 11.47 meters. So, yung na-travel niya mula doon sa point na ito hanggang doon sa highest point niya ay 11.43 meters. Ano naman yung ating sunod na isosolve? Kailangan nating kunin yung ating total time of flight. Sa total time ng flight, nakalagay dito, kailangan muna nating kunin yung ating time upward. So, yung time natin upward, given naman yung ating initial velocity, yung final velocity natin, at saka yung ating acceleration due to gravity, pwede natin gamitin yung formula na final velocity equals initial velocity plus acceleration times time. So, yung final velocity natin, nakalagay siya ay 0 equals yung initial velocity na 15 plus yung acceleration due to gravity natin na dahil siya upward ulit, 9.81 times yung ating time na upward. Makukuha natin yung ating time na equal siya sa 1.53 seconds. Ito yung ating time mula doon sa kanyang original position hanggang doon sa kanyang highest point. Tapos yung ating namang downward, mula naman doon sa pinakataas, pabalik doon sa kanyang original position. So, pwede natin uling gamitin yung b-final natin equals sa b-initial plus acceleration times time. So, dito naman, mababaligtad yung ating given. Bakit? Magsisimula tayo dito sa point na itong highest. Dito sa highest point, magsisimula tayo dito. Pupunta naman uli dito sa kanyang final position or yung original position niya. Kung magsisimula tayo dito sa highest point hanggang dito sa original position niya, yung ating b-initial na dito magiging equal siya doon sa final velocity natin dito sa first part, yung upward motion. So, yung ating magiging ang initial velocity natin equal siya sa 0. Ano naman yung ating magiging final velocity dito? Dito sa vertical motion, at any same point sa line ng dadaanan ng ating ball, parehas lang yung kanilang velocity. Ibig sabihin, kung dito sa point na ito, ang initial velocity niya is 15 meters per second upward, yung velocity niya dito ay 15 meters per second din, pero siya ay downward. So, yung ating final velocity natin dito is equal sa 15 meters per second. So, lagay lang natin, 15 meters per second equals sa initial velocity na 0 plus yung acceleration due to gravity. Dahil siya ay downward motion, siya ay positive 9.81 times yung ating time na t sub d. Equal siya uli sa t sub d, 1.53 seconds. Yan. Anong mapapansin nyo dito sa dalawang ito? Parehas lang yung kanyang value. Ibig sabihin, at any same point din, yung time ng flight na upward equal siya sa time of flight na downward. So, kung meron tayo ditong ball, saka dito, yung time of flight niya dito ay equal lang sa time of flight niya dito sa kabila. So, yun yung ating vertical motion. So, computin lang natin yung t sub t equal siya sa 3.06 seconds. Pag-a-addin lang natin yung dalawa. So, pwede na lang, pwede naman na gawin natin yung t sub u natin
upward. Dahil siya same point lang naman. 1.53. Ta times 2 lang natin siya. Multiply by 2. Ganun din yung makukuha natin. 3.06 seconds. So yun. Salamat.